para magkaroon sila ng madaming data sa pag-aralan kung tama ba talaga, no? Anong tamang paraan para dito sa motorcycle taxi. So, may tatlo atang players, no? Angkas, Moovit, and Joyride. Any other that yung sampa, kantong, ganyan, batong, illegal. Yung kamalapan, yung may mga terminals, no? Nag-warning na ako sa kanila for the past 2 weeks, no? Ang habalaban kasi hindi siya up. Ang habalaban, nagte-terminal yan ang ilang tao. So, I gave orders sa lahat ng mga secrets, no? Ayoko na makakita ng kahit isang terminal na habalaban. Okay? Sa mga netizens mo, may makita kayo, kunin nyo ng picture, isend nyo lang po, no? Doon sa MMDA natin na Facebook. Para at least makita rin namin, tulungan nyo kami, no? So, si Gerald Gardiola, yung sa pilot run ng motorcycle taxi, will give us, no, the master list. Meaning, meron ting 15,000 ata sila, no? 15,000 participant from Angkas, 15 from Joyride, and 15 from VIP. Pero alam naman natin, no? Iisa-isayin namin yan, yung mga nag-uniforme ng Angkas na wala sa master list, no? Uhulihin namin kayo. So kung ang pangalan niyan, inuli namin yan, wala sa master list ang binigay, no? Ni Gerald Gardiola, uhulihin namin kayo. Huwag niyo pong abusuhin, no? Para makakuha tayo ng magandang datos. So I'm warning, no? Angkas, Moovit, and Joyride. Kung 15,000 lang yung binigay sa inyong listahan, make sure it's 15,000, nothing more. Kasi we will apprehend, no, lahat na naka-uniforme ng Angkas at wala sa master list, i-impound namin yung mga motosiklo nyo kasi puro kayo kuloro. So let's help the DWG, no, si Gerald Gardiola, wag po natin ulit abusuhin, no, kung meron kayong listahan na 15,000, nag-agyan lang po kayo. Para at least, matutunan natin ang maayos. So, if you have any question to the group, i-mail mo siya, please. Sir, what makes you, ano po, na nag-go one kaya sa mga Angkas? Mayroon nakakarating ba sa inyo na report? Yes. Na nag-insist sila sa number? Meron kami na-upload, no, nawala sa master list eh. Ibig sabihin, naka-inform lang siya. Kasi sabi ko nga, mahirap i-monitor yung numero. Kasi once na nag-up yan eh, up yan, ano? Once na nag-book ka ng up, may darating sa yung motor. Eh, hindi natin makokontrol kung yung motor yung dumating na yun, nasa master list. Buti na lang, nagbigay sa atin si General Gardiola kasi nga, minsan naabuso, wala na sa master list, ando pa rin sa up nila. So kailangan yung Angkas, yung Moovit, saka yung Joyride. Kayo po ang may hawak ng server nyo, ng app. So make sure, yung nasa master list lang, ang nandun sa app nyo. Kasi gagawa namin ng report niya na nag-book ka. So legal na legal yan, nag-book. No? May dumating na motor, hindi wala pala sa master list. Ibig sabihin, nag-dadagdag sila sa server nila. So which is I think which is wrong. How many numbers were you able to collect, sir, yung mga nag-buy? Wala pa, nagsisimula pa na tayo ng enforcement. Pero starting today. Today, no? Today. Ano na, tatagdalin na natin yan, lahat yan, iaayos natin yan. Pero yung habal-habal, ang dami na namin na ulit. You can check later, no? What will be the consequences, sir? Sa Angkas, Joyride, and Moovit. What will be the consequences? I don't know to our chairman. Pag sila lumabag na lumabag, no? I think the chairman can answer that question. We have a guidelines. And nakapalob din sa guideline ang sinasabi natin blacklisting. For those not following guidelines, they will be reported for blacklisting. So nakapalob din doon sa ating guidelines. Blacklisting meaning? They will not be allowed anymore to operate and it will be papalitan ng ibang ano operation ng motor taxi para ganun ba, sir? If blatant yung violations, talagang sadya na o talagang very obvious na masyado, in the end, by the end of the study, part of the report will be the blacklisting. Hindi lang po yung tungkol dito sa tatlong players natin. This will include, there are other motorcycle
with apps operating already na hindi naman talaga kasama niyo sa study. In the making of Sampa, actually marami ng, in fact, minahuli na yung MMDA na Sampa, and we have the Isakay. Marami po kasi, actually, these are the applicants, mga nag-apply po ito na maging participant dito sa studying ito. But then, we just limited na 3 players muna para hindi magulo ang pagkuha natin ng mga datos. But then, nag-ooperate sila. So, itong mga nahuli, automatic colorum na kagad sila. So, this, with these apprehensions, the other law enforcement agencies magsasabit sa amin ng report. And then we will make a report, a comprehensive report upon our study that these groups will be blacklisted. Halimbawa, si Sampa talagang insistido, ano, deliberate ang kanyang pagpa-violate. Ano, with the apprehensions made, we will make that comprehensive report that this particular company, if ever, there will be a law that will be amended to allowing this type of transportation, public utility transport, two-wheel public utility transportation, they will not be allowed to participate. Yun po ang sinasabi natin sa blacklist. Sir, pwede ko paki-clarify, paano po yung magiging process ng enforcement nito? Kasi hindi nyo naman po malalaman kung yung finlag na rider nyo po ay wala sa master list. Okay. Ito, instruction nga dito, madami naman kami tao sa ground eh. No? Pag nagbaba, may bumaba, alam siya, naka-cross uniform na, naka-helmet yan, may bumaba pa zero. No? Lalapitan natin yan. Kasi nga may study tayo, may survey form din. So alam nila yan, na may survey form. No? At naki-coordinate man sila doon sa mga players. Titignan natin yung lisensya niya. So yung lisensya niya, pagkakita, iramadyo lang sa Metrobase, may list na tayo master list. Kung wala ang pangalan niya doon, kung narum siya. Makikita natin yan. Hindi tayo malulusutan yan. Kahapon po yung last day of registration po. So ano po yung final numbers po for three? Okay, we have the new cap that we raised, kung maalala natin, we raised it to, in Metro Manila, 45,000. Okay. In Cebu, 9,000. Meaning to say 3,000 each. In Cagayan de Oro, 3,000 each. So in Metro Manila, 45,000. So 15,000 each. We gave them a period to register their participants, which terminated yesterday. Ano po? 12. Dapat hanggang kahapon, nakapag-registro ka base doon sa cap na binigay namin sa inyo. Ngayon, ang kulatilya natin doon is ngayong araw, starting today, it will be a new cap. Say for example, hindi na-meet ni Movit yung 15,000. Hindi na-meet ni Joyride yung 15,000. The difference there can be taken advantage by the company na may available riders. Ang tawag po natin doon sa guideline is redistribution. So yung remaining cap to meet that 45,000 will now be redistributed for those with ready riders. Yung po ang ating ano. Redistributed means ito na po ang pinag-usapan ng ating OLEAS. Yung OLEAS po, as you know, in other law enforcement agencies, composed of course, Highway Patrol, the LTO, LTFRB, and MMDA, sila, aya. Sa mekanismo pong ginamit natin, ang una po dyan natin ay sa pagpaparehistro natin para malaman natin kung partisipante sila. Kasi ang datos na kukunin natin, doon lang sa mga partisipante. Opo. Yung binigay natin 45,000 na kung saan yung master list natin ay ibinigay na natin sa mga OLEAS, yung po doon natin titingnan kung nag-violate siya ng ano, may violation siya. Kaya ang request ko po sa OLEAS to indicate in their citation ticket na siya ay participant ng ANCAS, participant ng MOVIT, doing a violation. So doon po namin magagather ang mga datos na ito. Pati kasama po dito ang na-aksidente. Halimbawa po, may report si isang police station na may na-aksidente ganitong rider, pupunta po yan ng aming mga OLEAS. Titingnan kung partisipante si na-aksidente ng study. Ano po? Para yun po ang ating mga datos, mga informasyon na kukunin. Sir,
And even nagbigay kami ng order na, even traffic violation will be indicated there kung ito by participant ng mga motorcycle taxi. Ano daw po status ng mga habal-habal? And ano daw po ang risk sa pasahero pag pinangkilit ang mga ganito? Ano po ang parusa sa mga mahuhuli kung alam ng motorcycle? Okay, number one, ano ang status ng habal-habal? Bawal lahat yan. Kasi bawal. No? Kaya nga, ito, madami tayo reports ngayon. Kuntin pa ako mismo eh. Bumabado din, kami din mo eh. Winalist namin yung habal-habal mga terminals. Bawal yan. Ano ang risk sa pasahero? Siyempre, delikado. No? Eh, basta illegal, delikado, kulorong aksidente, maaksidente, mamatay ang pasero, anong... May nahuli si Bob para doon siyang araw, walang lisensya. Walang rehistro. Walang rehistro, walang lisensya yung motosiklo. Eh, napaka-delikado niyan sa ating mga mananakay, ano. So, yan, cha-charge sa nila ng kulorong yan. Kaya kapag pinag-usapan namin yan, kung ang charge at kulorong, pwede i-impound yung mga motosiklo. Yes. Sir, meron po bang available data if the 45,000 cent CR were applied to ng mga participants? Meron tayong master list, but then we can only give you figures kasi alam natin yung law natin sa ano, di ba? Privacy, privacy. In fact, hindi po namin binibigay yung master list sa mga enforcers on the ground. Ang may hawak lang po dito yung mga point person ng OLEAS, ng MMDA, ng LTO. Kasi naka-indicate po ko naman kasi doon yung mga personal data nila, personal circumstances. But we have that in figures. We can give you. So, na-puno yung 45,000. I just ask for the okay. Registration. So, ito po yung latest registration nila for this day. Yung angkas, in Manila, naka 20, as of last night dito, kasi ngayon the distribution na, I know that they will be taking advantage of the unused slots. So this is as of last night. 20,000 po ang angkas in Metro Manila, in Cebu, 4,500, in Cagayan de Oro, 935. For Moovit, in Metro Manila, 6,836, wala sila sa Cebu, wala sila sa Cagayan de Oro. In Joyride, they have 15,000 in Metro Manila, 4,488 in Cebu, and 176 in Cagayan de Oro. So, makikita po natin, yun po sinasabi natin, redistribution na. Effective today, the unused cap will be redistributed for those ready provider. Opo, dito na natin. Sir, Marco, hindi pa po complete yung studies natin for pilot testing motorcycle. Pero ngayon po, since Senators na po yung nag-sign for a committee report, allowing all the motorcycles to be, para maging public and public. Ano po kasi? Ang sabi, basta may nilabas na patas, susunod na tayo. Enforcement kami. So whatever law na ipasa na ina-allow nila, of course, susunod tayo. Kung ano yung napag-desisyonan nila dyan, kaya lang nandito kami, ang MMDA sa enforcement, to help. Kasi kami yung madaming tao sa ground eh. So we want to help yung PWG ni General Gatuala para at least makapakasabit siya ng datos na maayos sa... Pero di ba sir, kayo po yung magsasuggest doon sa kanila if this one is really effective? But, no, I think that's why my technical working group to give a study. So, nagsasabit naman tayo ng report siya. Para kami, nagsasabit naman kami ng report sa kanila. So, kung may naipasaman silang batas, we need to follow. We need to follow, definitely. To add on that question, meron po tayong 15 house bills addressing on this study if motorcycle is a safe mode of public utility transport. And we have two Senate bills. So, yun po ang ano, kinatasan po ng ating mga mambabatas si DOTR para magkaroon ng pag-aaral, magbigay ng datos, magbigay ng rekomendasyon. Sir, like, paano po natin ma-address yung mga pagkukunan sa pagkukunan? Enforcement ngayon, inuhuli yan, bawal yan. Madami kami apprehension yan. Yung report pang-upload sa marami. Yun yan. Sabi ko nga sa'yo, yung motor, hindi po kit na ka-motor ka, wala ka ng batas. Hindi, meron yan. Pare-pareho lang yan, inuhuli natin yan.
for clarification, na, kasi ba yung study was made to whether or not recommend yung pag-adopt ng motorcycle taxis as passenger vehicle? Would this be a material pa rin ngayon meron ng recommendation or some sort of recommendation from the incentive committee to use this as a passenger vehicle in the I think wala pa namang, hindi pa naman, wala pang batas eh, di ba? So, this is part of it. Sina, kasi ang Senate at Congress ang nag-utos eh, na gumawa kami ng TWG pag-aaral for their own consumption, di ba? So, yeah, I don't think it will be material. Hindi naman po premature yung pag lalabas ng committee when the study is not. I don't know. It's up to their wisdom. Basta kami, kung ang ibigay sa aming trabaho, gagawin namin, sasabihin namin. Kung makakatulong, good. Boss, magandang umaga po, sir. At yung mic po from RJTV and DCRJ. Ask ko lang, sir, yung redistribution is magtatapos na po ngayong araw. Tama po ba? No. Ang nagtapos po yung registration kahapon. Okay. So, upon termination of the registration, hindi naman actually termination, that is the deadline pala. Let's say a deadline for the registration to meet the respective caps. Ngayon, effective naman today, in the fact, immediate day after, will be redistribution. Yung hindi po nagamit na cap, i-redistribute doon sa mga available na riders. So it means tapos na rin po yung paghabol ng mga listahan, itong mga tatlong kasama sa pilot test na. Hindi po, tuloy-tuloy yun. Itong redistribution, ang ibig po sabihin nito, ganito yun. Kahapon, deadline ng submission nila for that cap, 15,000 each. Ano po? Ngayon, kung hanggang saan lang sila doon, effective today, that will be redistributed. Pwede pong mag-register kahit sino sila sa kanila kung may available rider sila to meet that 45,000 cap. So, pwede pa silang maghabol ng listahan? Opo, pwede. And then, other one, no, is since na today din po, sir, yung apprehension na sinabi po ni GM, no, yung apprehension sa mga lalabag, no, even though sa mga traffic rules, including itong tatlong member ng pilot rest, may ano po ba magiging parang parusa, hindi po dun sa ano, alam na po naman natin na pwede silang impound or makasuhan sila sa mga kanilang traffic violation aside from doon. Ano po ba yung risk, no, na maaring matanggap nitong tatlong tungkol sa haling may nalabag sila, for example, accident or violating a traffic rules or nagdagdag po sila ng isang rider na wala po dun sa listahan. Ano po ba yung maaaring maging parusa nitong tatlong to? Una po, nais ko pong maliwanagan kayo na dalawa po dito ang galawan ng mga enforcer natin. Ang isa po yung regular enforcement function nila to go after the habal-habals. Kolorong po yan per se. So makakatulong din po yan ang datos niyan sa pag-aaral namin. Ang isa po yung galawan nila tungkol po sa pag-aaral. Ito pong tungkol sa pag-aaral, titingnan nila kung yung i-check nila ay partisipante ng pag-aaral. Kung saan, titingnan nila kung partisipante, titingnan nila kung siya ay nagbabiolate ng traffic violation, kung nag-imbirto siya sa aksidente, and most importantly, kung safe yung sumusunod siya sa mga safety gears. Yung po, may mga survey form dyan. And of course, doon po ang pakiusap po nga po sa ULEAS, yung kanilang mga apprehension indicate in their citation tickets that this particular violator is a participant of the study. Sir, nabanggit niyo yung dito safety gears, no? Ano po ba yung nire-require nyo aside dun sa rider pati dun sa mga sumasakay? Actually, yung isang nirequire po natin dyan na importante for now is yung grip belt, hawakan po. Kasi yung una pong study, ang ginawa nung only participant din was to put their grip on the vest. Di ba? Nasa vest, naka-embed yung hawakan ng pasahero. Which is, ang vest po is manwag yan. So, hindi siya stable. So what we did in this study, in our guidelines for safety gear, we added that to use grip belt. Ang grip belt po,
yung parang may magic ano, yung pwede mong higpitan. Kung parang mga ano sa babae, yung girl, pwede mong mahigpitan. Tapos, meron po siyang apat na hawakan. Na dalawa dito sa harap, for male passengers. Kasi po ang safety, ang pinaka-safe mode of riding a motorcycle with a back ride is magkadikit, unison movement na sinasabi natin. Kung saan po ang gano'n ng rider kasi dapat papunta ka ron. Kaya dapat po talaga dyan, pag may back ride, magkadikit kayo. But then, because of our gender sensitivity, yung ating mga kababaihan po, hindi naman po talaga sila magyayakap. So, dinagdag po natin sa grip belt yung sa likod banda. So that ang paghawak nila sa likod, hindi po magkadikit ng ano, ng katawan. But then, I can see, even in the streets now, it is not being followed. Kasi nakikita ko yung ating mga babaeng pasayro, dito pa rin nakahawak. Sa likod. Sa likod. Which is very risky. Why? Ano pong risk ang dinadala doon? Magkahiwalay po ang katawan, nakaganon po siya. Which causes imbalance to the rider. That makes it risky. Ano po ba? Kasi pagka magkahiwalay po, hindi na balance ang pagdala mo ng manibela. Kaya po yun ang inaano lang. At least magkatikit man lang, malapit-lapit man lang. Pero kung ang nangyayari ngayon, yung mga female riders natin, and this is also a warning to our female riders, huwag po kayong ganon, nakahawak sa likod. That might cause a risk to your life. Ay, sir, last na lang po, sir. Hindi niyo po ba i-advisory yung mga para yung sa mga sasiko, sa tuhod, para in case po magkaroon ng crash, at least take po yung kanilang mga joints? In fact, that is already in mind of the technical working group to gear up even the rider, the passenger. Ano, kung safety talagang pag-uusapan natin, we will require even the passengers to wear those safety gears. Ano po ba yung nasa tuhod, yung sa ano? Safety ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman po hanap buhay kasi talaga eh. Oo. O nagkalukulukul lang tayong una, hanap buhay mga nasa isip. Sir, hindi nyo po ba isasama yun for requirement? Kasi po, siyempre, pagka ito po yun na isa batas, medyo risky rin po pagka nagkaroon po ng mga aksidente, no? Kasi may mga sumasakay po dyan, karamihan din po dyan ay mga babae at the same time. So, minsan nakikita ko helmet lang and then yung face mask, ayun na po. And then yung sinasabi niyo pong hawak. Pero pagka nagkabanggaan po, usually tumatalsik po yung nakasakay dito. So, I think it would be safer kung dadagdag po natin. Alam mo, sabi ko, of course, makakatulong yan sa minor accidents. Pero yung example mo, nagtatalsikan na, kahit na ano pang protection mo dyan. No, bagay siya. Wala na, di ba? Ingat lang talaga dapat. Of course, lahat nga ng safety precautions, pwede natin gawin. Kung minor, babaksak-baksak lang yung gas-gas. Pero yung sinasayang accidente, tumakasik-talsik, kahit ano, ilagay mo dyan, di ba? Kaya ano na lang natin, make sure, no? Ito talagang, yung paingat. No? That's why, nag-recommending kami, no? Sa TWG, baka pwede pag pinayagan, hindi natin papayagan sa mga national roads, ang motorcycle taxi. Kasi nyo pwede sabayin sa mga bus. Oo, sabi ko nga, kung ang tricycle, tatlo na ang gulong, bawal sa national road. Eh lalo na itong mga motorcycle taxi. Kasi mas may iwasan kung mga aksidente, kung nasa inner roads lang sila. So yung mga C1, C3, C5, C6, no? Sa circumferential road, at yung mga R1 to R10, no? Lahat yan, hindi pwede dapat ang motorcycle taxi. Thank you, sir. Okay. 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 Clarification, sir, bawal rin sa EDSA? Oh, of course. National road lang EDSA. Bawal yan. Paano yung sa EDSA? Mostly, Kaya nga, ang hiling lang namin, paglilabas ng batas, sana talaga, yung kita natin, kung talaga safety yung mag-usap. Final recommendation na yan. No. We're just talking about motorcycle attack. Hindi mo ito siklo ha, na private. Motorcycle taxi. Kasi nga, may pasayaro yan eh. Kung gagamitin public transport yan, ang tricycle na hindi natin pinapayagan eh. Tatlo na gulong yan, masif pa yan, di ba?
So hindi talaga pwede. Paano ko isasabay naman yung motosiklo na sa bus? Delikado yan. So yun lang ang request namin, if ever, sana huwag payagan sa mga national rules on motorcycle tax. Sir, hindi pa yun, hindi nyo pa yun isasama sa apprehension nyo, no? So, it's still... We're just a recommendation, ka. Recommendation. Thank you, sir. Sana lang. Okay? Okay na tayo? Okay. Again, maraming salamat, sir. General Bani, no? Tabuena po sa HBG. Maraming salamat po, sir. Okay.